Dear Lady Love TV. Magandang araw. Narito po muli ang pagpapatuloy ng ating kwentong pinamagatang Begging for a Billionaire's Love. Tunghayan na po natin ang 16 na bahagi. You're so gorgeous, girlfriend. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi ko mapigil ang mapangiti dahil kahit ngayon, naninibago pa rin ako pag nilalagyan ng mukha ko ng makeup. Just tell me if nagbago ng isip mo sa modeling. Kumindat siya sa akin na ikinailang ko. Nakahati iyong buhok ko sa gitna at nakabraid sideways na mas lalong emphasize ang mukha ko. Hindi ba kapalang makeup na naka-apply sa mukha ko since ayoko talagang nilalagyan ng mukha ko ng kung ano-anong kolorete. Sinigurado ni Florine na konti lang ang i-apply sa mukha ko kaya more on natural look ako. Si Florine kasi ang kinutsaba ko para ayusan ako dahil ayokong kumuha pa ng entourage si Mom para lang sa akin. Bale, ito ang kabayaran niya sa pag-model ko. Tsaka ngayon kinukulit niya ako. Gusto talaga akong gawing model ni Florine para daw may kasama siya. At parating iling o tawa lang ang sagot ko kasi hindi talaga ako tinitigilan. You know, I love you, Florine, but modeling is not for me. I kissed her in the cheeks and thanked her for the job well done with my face. The best friend ever. Okay, tara na nga. Inakay niya na ako palabas sa kwarto. And again, haharap na naman kami sa maraming tao. Kailangan ko na talagang sanayin ang sarili ko sa mga ganito. Muntong hininga ako at inihanda ang sariling harapin ang maraming mga tao. Ngayon ko lang uli naramdaman na sobrang pagod sa pagmiti. Nung una ay yung araw ng kasal namin ni Lawrence at ngayon ay selebrasyon ng kaarawan niya. Pinipilit ko na lang ang sarili ko sa mga taong lumalapit sa akin at kinakausap ako para batiin. Hindi ko naman pwedeng hindi sila pansinin at kausapin. Ang mga taong ito actually ay mga kakilala, investors at malapit na kaibigan ng dalawang pamilya. Lahat na naka-attend sa selebrasyon ay puro mga kilala sa industriya. Basically, hindi lang ito isang party for me and Lawrence, but mainly for the family business as well. Kinuha na nila ang pagkakataon na ito para lalong malaman ng mga tao kung gaano kalaki at katibay ang kumpanya dahil sa dalawang merging ng party. The party is just a front towards of competitors. At ngayon, pagod na akong kumausap sa mga tao hindi ko naman gusto makausap. But I don't have choice. So might as well face them with a sweet smile. Dahil sa hindi ako nauubusan ng taong lumalapit at kumakausap sa akin, ay hindi pa din kami nakakapag-usap ng maayos ni Lawrence. Ni hindi ko nga siya nakausap ng 5 minuto dahil agad na may nakikipag-usap sa kanya. Halata sa mukha ni Lawrence ang pagkabisit pag may kumakausap sa kanya. Para bang ayaw niyang umalis sa tabi ko. Kaya ako na mismo ang nagtataboy sa kanya. Dahil kailangan niya ding malaman at makilala ang mga investors at iba pang mga tao sa business industry. Hindi ko siya mahanap kanina pa dahil napalayo siya na may kumausap sa kanyang foreign investors. I really admire her personality. Iyong pakikipag-usap niya pa lang sa iba't ibang tao ay wala lang sa kanya. Kayang-kaya niya mag-handle ng kahit na anong sitwasyon. Sana ganoon din ako. Iyong full of confidence sa sarili na nakikipag-usap sa kahit sino na hindi naiilang. Napatingin ako sa paligid. Soft music is playing and a lot of couples are dancing and enjoying the party. Okupado ang lahat ng mga tao. Ang iba ay may kinakausap, habang iba ay nagsasayaw sa gitna. Napatigil ako at napatitig sa old couple na malapit sa kinatatayuan ko. A husband and a wife based on how they look at each other. Kahit na matanda na sila ay nag-e-enjoy pa sila sa piling ng isa't isa. They look so contented and happy. And I wish me and Lawrence could last that long.
Napangiti ako at nakontentong nakatingin sa mga nagsasayaw nang biglang may humawak sa bewang ko. Hindi ko na kailangan lingunin kung sino iyon dahil agad din itong nagsalita. "Why is the beautiful lady all alone?" Bulong ni Lawrence sa may tenga ko habang nakatingin pa din ako sa old couple na nagsasayaw. Tumingin ako sa kanya at napangiti. Napatitig ako sa gwapo niyang mukha. Lalo siyang naging kaaya-aya sa paningin ko dahil napaka-formal ng suot niya. Naka-3-piece suit siya at napaka-ayos ng buhok niya. Ang fresh niyang tingnan kahit kanina pa siya paikot-ikot sa venue para kumausap ng mga bisita. The beautiful lady was left all alone. "Thank God that you are alone." Humarap ako sa kanya at kumiti. Mabilis kong nilagay ang isa kong kamay sa likuran ko dahil baka makita niya ang kanina ko pang hawak-hawak. Napatingin ako sa necktie niya. "Your necktie suits you." Inayos ko ng konti ang necktie niya gamit ang isa kong kamay. "Thanks, my girl gave this to me." At kumindat siya sa akin, which made my heart skip a bit. "So, where is this girl?" Gusto ko ata siyang makilala. Pagsakay ko naman sa mga sinasabi niya. "No need. Kilalang-kilala mo na siya." "My girl, can I have this dance?" Tumango ako at kinuha ang kamay niyang nakalahad. Nakarating kami sa dance floor, ay agad niya akong dinantay sa malapad niyang dibdib. Mabagal lang ang sayaw namin na sinundan lang ng beat ng tugtog. Isang love song. "Close your eyes, please." Tumingin ako sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Tumango siya at isinara ang kanyang mga mata. Unti-unti kong ikinabit sa kanyang leeg ang necklace na hinanda ko. Pinabuka ko na ang kanyang mga mata at mabilis niyang tiningnan kung ano ang kinabit ko sa leeg niya. Akala ko na wala ang singsing na ito. Pagkasabi na pagkasabi niya ay mabilis niya akong niyakap ng mahigpit. Naramdaman kong hinahalikan niya na pala ang buhok ko at muli akong sinasayaw. Bukod kasi sa necktie na suot niya ngayon ay ginawa kong necklace ang singsing niya. Hindi niya alam na nasa akin pala. Nakailang beses na din niyang tinanong sa akin kung nakita ko ba daw ang singsing niya, pero parating hindi ang sagot ko. Hindi ko din kasi alam kung anong ibibigay sa akin. Meron naman ata siya ng lahat ng kailangan niya. "Thank you." Nararamdaman ko ang bawat haplos niya sa likuran ko, pati na sa buhok ko. Alam ko kasing hindi niya gustong nagsusuot ng singsing, kaya ginawa ko na lang ng necklace para kahit nasaan siya ay daladala niya iyon. Hinding-hindi ako magsasawang yakapin siya katulad ngayon. Amoy na amoy ko ang pabango niya na walang sawang sinisinghot ko. At dahil sa naging obvious na ata ang ginagawa ko dahil natawa siya. "Gustong-gusto mo talaga ang pabango ko." Bulong niya sa meteng ako kaya mabilis na namula ang pagmukha ko. Hindi naman kasi ang pabango niya lang ang gusto ko. Pati ang mismo amoy niya pag walang pabango. Gusto kong sabihin iyan sa kanya kaya lang nahihiya na ako. Minabuti ko na lang itago ang pagumukha ko sa dibdib niya na mas lalong kinatawa niya. Mabuti na lang, hindi kalakasan. "Akala ko pabango ko lang ang gusto mo, pati kilikili ko pala." Sinunto ko ito sa braso habang nakatago ang pagumukha ko. "Promise me one thing." Tumingin na diretso sa mga mata niya. "Ano yun?" "Parati mong isuot ang necklace na iyan kahit saan at kahit kailan. Promise?" Nakangiti kong sabi sa kanya. "Please say yes." "Okay, I promise." Ngumiti siya sa akin pero halatang hindi pa siya tapos magsalita. "What?" Tanong ko dito. Siyempre, alam ko may kapalit ang hinihingi ko sa kanya. "Kilalang kilala mo na nga ako." Lumapit siya sa may tenga ko at bumulong siya sa akin. "Wear your ring always and stay in love with me no matter what happens." Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Tama bang narinig ko? O gawa-gawa lang ng utak ko ang naririnig ko? Alam kong hindi ako nagkakamali sa naririnig ko, kahit sobrang hina ng pagkakasabi niya sa may huling salitang iyon. "Don't worry, I will always love you." I kissed him in his nose and sweetly smiled. Hindi ko alam bakit iyan ang nasabi niya sa akin. Alam kong sinugal ko na ang lahat ngayon dahil sa harap-harapan kong sinabi sa kanya, pero wala na akong pakialam.
Can I dance with my daughter-in-law? Napatingin ako kay Papa at kay Lawrence. Masama ang tingin na ibinigay niya sa ama pero agad din naman nawala iyon. Guni-guni ko lang ata iyon. Ngumiti sa akin si Papa habang nagsasayaw kaming dalawa. Nang inabot ako kanina ni Lawrence ay pinisil niya pa ang kamay ko at pilit lang ata akong inabot sa Papa niya. Hindi ko alam kung may nangyayari ba kaya pinagkibit-balikat ko na lang. You love my son, right? Nabigla ako sa narinig ko pero alam kong kailangan kong sagutin si Papa. I love Lawrence. He's actually my first love, Papa. Ngumiti ako sa kanya. That's good to hear. From the start, I know you are destined. In an instant ay namula ako na parang kamatis kaya natawa si Papa na mas lalo ko pang ipinahiya. Lumapit sa akin ang isang waiter at kumuha ako ng pineapple juice. Napatingin ako sa dakong kaliwa na maramdaman kong may nakatitig sa akin. Hindi nga ako nagkakamali na mapansin kong nakatitig sa akin si Hailey na pulang-pulang suot na dress. Hindi ko expected na nandito siya ngayon but well, may chance naman talagang pupunta siya dahil pag-aari ng pamilya niya ang malalaking hotels. Hindi lang dito sa bansa kundi na sa Asia din. Magkakilala din kasi ang parents naming pareho ni Lawrence sa parents niya. Tumingin na lang ako sa ibang direksyon at naiilang sa tingin niya dahil hindi niya ako tinitigilang titigan ng masama at nawiwerdohan ako sa ngiti niya. Tumayo na ako para magpunta sa banyo, daladala ang pouch ko. Napatingin ako sa salamin, sa sarili ko. Naalala ko ang mga tingin sa akin ni Hailey. Iyong tingin niya na para bang may mangyayaring masama sa akin. Iyong ngiting binigay niya sa akin ay kakaiba. Masyado lang yata ako nag-iisip ng masama kay Hailey. Hindi dapat ako nag-iisip ng mga ganito. Narinig ko ang pagsara ng pinto kaya napalingon ako sa taong pumasok. Si Hailey na ngayon ay nakatitig na naman sa akin habang hawak-hawak niya isang pouch at isang baso na may laman ng champagne. Nilapag niya ang baso at kumuha ng lipstick sa pouch niya. Tumitig siya sa akin sa salamin. Isang matalim na titig at sinabayan ng ngiti. Enjoy it while it lasts, darling. Humarap siya sa akin habang sinasabi iyon. Dahil hindi mo alam kung kailan mawawala sa'yo ang hindi naman sa'yo. Anong sinasabi mo, Hailey? Tanong ko rito dahil hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. I'm simply giving you friendly advice. Oh my God, my hand slipped. Napatingin ako sa dress ko nang tinapunan niya ng champagne. I'm not sorry though. Kumindat pa siya sa akin at iniwan ako. Napabuntong hininga lang ako at napatingin sa salamin. I thought this night would turn out to be great. I guess not. Lastly, I never thought that this happy night would ruin and change my whole life. Nakatingin lang ako sa paligid at hindi ko mapigilang hangilapin sa tingin ang mga taong nakapaligid sa akin. Nasaan na ba siya? Kanina ko pa siya hindi mahagilap. Iniwan niya lang ako kanina para maisayaw ni Papa at iyong ibang gusto akong maisayaw pero hindi na siya nakabalik mula kanina. Medyo masama na din ang timpla ko ngayon dahil sa ginawa sa akin kanina ni Hailey. Mabuti na lang at natawagan ko kaagad si Florine na hindi pa nakakaalis sa party. Natulungan niya ako makapagpalit ng damit. Ngunit muli niya akong inayusan para daw umayon sa damit ko. Ginisa pa ako ni Florine kung ano daw ba ang nangyayari sa akin at nagkakaganito ang dress ko. Sa simula ay ayaw niya akong paniwalaan na para bang may tinatago ako sa kanya. Pero wala akong magawa, kundi ang magsinungaling. Ayoko na mag-alala pa siya sa ginawa sa akin ni Hailey at ayoko ring tuluyang masira ang gabi ko dahil sa babaeng yon. Napatingin ako sa buong paligid. Lahat ng tao ay may pinagtutuunan ng pansin. Hindi ko mahanap si Lawrence sa dami ng tao. Napabuntong hininga na lang ako. Gusto ko pa naman siya makausap ngayon tungkol sa sinasabi niya kanina. Napalingon ako sa banda ni na Papa at Mama. Mga magulang ni Lawrence na parehong busy sa pakikipag-usap sa mga tao. Naalala ko tuloy ang sinabi ni Papa sa akin kanina. Kakapalan ko na ang mukha ko. Sobra akong natuwa sa sinabi ni Papa sa akin. Hindi ko mapigilang umiti dahil sa sinabi ni Papang bagay ako para kay Lawrence at masaya siya para sa aming dalawa. Naalala ko ang mukha ni Papa kanina habang nakikipag-usap sa akin. Bukod sa mga sinasabi niya, pakiramdam ko may gusto pa siyang idagdag pero hindi niya na naituloy. Si Papa at Lawrence ay may malaking pagkakahawig sa ugali.
pagtitignan ko ng mabuti si Papa ay nararamdaman ko ang malakas nitong personalidad at ang intensidad. Kaparehong kapareho sa anak nitong si Lawrence. Hindi mabasa ang mukha ni Lawrence katulad sa ama niya. Minsan ko lang nahulaan kung anong nasa isip niya. Sa physical namang anyo ay marami siya nakuha sa mama niya. Napatingin ako sa phone ko nang tumunog iyon. Mabilis kong binasa ang isang text na nanggagaling kay Lawrence. Mabuti na lang at sumagot siya sa pangalawa kong text sa kanya. Pumunta ka sa may balkonahe. Ano na naman kaya ang ginagawa niya sa balkonahe? Tumayo lang ako at kumuha ng isang champagne. Hindi naman talaga ako umiinom pero pakiramdam ko kailangan ko na ngayon ng isa. Naglakad na ako papunta sa sinasabi ni Lawrence na balkonahe. Malapit na ako makarating doon nang marinig ko ang dalawang tao nag-uusap at hindi ko mapigilang magtago sa gilid. Hindi ako pwedeng magkamali sa naririnig kong boses. Boses iyon mismo ni Haley. Napatingin ako sa banda nila na medyo madilim. Mabuti na aaninag ko pa rin sila kahit madilim ang parteng kinaroroonan. Wala din kasing buwan para maging ilaw sa gabi iyon. Ang ilaw sa labas lang ang nagigmisanhin ng liwanag roon. Tinitigan kong mabuti ang katawan ni Haley na pinipilit niyang nilalapit sa lalaking kausap. Magkalapit na magkalapit ang kanilang katawan. Hindi ko magawang makita kung sino ang lalaking iyon, kaya minabuti kong pakinggan ang pag-uusap nila. Di ba tama naman ako? Simula pa lamang alam kong ganyan ka na at naiintindihan kita. Walang sagot ang lalaki. Hindi ko mapigilang hindi makinig sa pinag-uusapan nila. Hindi ko magawang umalis sa lugar na ito. Nasaan ba si Lawrence? Akala ko ba nandito siya? Simula pa lamang, alam kong mananatili ka lang na ganyan, Lawrence. Alam mo ba kung bakit? Dahil alam mo at alam kong ikaw ang tipo ng taong hindi magmamahal. Di ba tama, Lawrence, na hindi mo siya mahal? Meron pa itong sinabi na hindi ko na masyadong marinig. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig ko. Unti-unti kong naaaninag silang pareho dahil unti-unti ding nagpapakita ang buwan. Alam kong hindi nagkakamali ang mata ko sa nakikita ko ngayon na kahit anong gawin ni Lawrence nga at siya nga ang lalaking iyon. Kahit hindi ko masyadong makita ang mukha niya, si Lawrence ang lalaking ito na nakikipaghalikan kay Haley. Mabuti na lang at nakalapit ang isa kong kamay sa kortina. Dahil kung hindi, kanina pa ako natumba dahil sa narinig ko at nasaksihan ko ngayon. Hindi maalis ang mga mata ko sa pangyayari sa harapan ko. Ang ginagawa nilang halika na kitang-kita ng dalawang mata ko. I know you plan to annul your marriage. Nakatingin ako sa kanilang dalawa at alam kong alam ni Haley na nakikita ko ang nangyayari ngayon dahil sa tumingin siya sa direksyon ko at sa tingin niyang pinupukol. Sa akin ngayon na parabang sinasabi niyang panoorin ko pa. Pakiramdam ko ay unti-unting tinutusok ang puso ko ng matalim na karayom. Hinintay kong makasalita si Lawrence. Hinintay kong sabihin niya dahil may katiting pa rin akong naghihintay na sabihin niyang may ibig sabihin ang lahat na pinakita at pinaramdam niya sa akin. Gusto kong malaman na hindi niya ako pinaglalaruan lang. Hindi ko na nakayanan pa ang buong pangyayari kaya tumalikod ako at tumakbo papalayo sa lugar na iyon. Dahil baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at masugod ko pa sila at mas lalo pa ako magmukhang tanga dahil sa kinakain ka ng puso ko ang selos. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang enerhiyang ginamit ko ngayon sa pagtakbo habang may suot pa ako na 5-inch heels. Gusto kong makalayo sa lahat ng ito. Hindi na ako nag-abalang pahiran ang mga luhang pumapatak sa aking pisngi. Para ano pa? Alam ko namang hindi rin sila titigil sa pagpatak. Nakalabas na ako sa venue ng party, pero hindi ko pa rin tinitigilan ang pagtakbo. Nararamdaman ko na ang pagsakit ng mga paa ko. Napatigil ako sa pagtakbo nang mapansin kong pinapaligiran ako ng limang lalaki. Unti-unti silang nakalapit sa akin. Hanggang sa hinawakan nila ang dalawa kong kamay. Hindi na ako nagpumiglas pa dahil alam ko namang wala din akong magagawa. Wala na ako natitirang enerhiya sa katawan. Pinabayaan ko na lang silang hatakin ako papunta sa van na sinasakyan nila. Hindi ko na lang pinapansin ang mga madudumi nilang tingin sa akin. Papasakay na ako ng ibang mga lalaki sa van nang napalingon sila sa isang kotse na tumigil sa likuran ng van. Agad din akong napatingin sa kotse. Agad na bumaba ang tao roon. Pilit kong inaaninag kung sino ba ang taong iyon. Bumukas ang pintuan ng kotse at inulawa
ang taong hindi ko iniisip na nandito na naman para sagipin niya ko. Bitawan niyo siya. Naglakad siya papunta sa amin habang may ngiti sa labi. Isang ngiti ngayon ko lang nakita sa mukha niya. Isang ngiting nakakatakot. Aba, sa tingin mo ba kaya mo kami? 5 laban sa 1, sabi na lalaking nakahawak sa kaliwa kong kamay. Napatingin ako sa 5 lalaki na nakapaligid sa akin na nagsisibabaan sa sasakyan. Lahat sila ay malalaki ang katawan. Mukha talagang mga kidnappers. Napatingin ako sa kanya at napansin kong nakatingin pala siya sa akin. Thirdly, umalis ka na lang. Mabuti nang umalis ka na lang at pabayaan ako rito. Sanay na rin ako na paulit-ulit sa pangyayaring ito. Wala nang pinagbago. Maghintay ka lang dyan. Sa isang iglap ay nakita ko na lamang na nagbulagta na ang 2 lalaki sa paanan ko. Nanlaki ang mga mata ko na tumingin ako ay thirdly na kumindat lamang sa akin at pinagpatuloy ang pakikipagsuntukan sa mga lalaking ito. Nanlaki ang mga mata ko dahil walang binatbat ang mga malalaking katawan ng mga lalaki kay thirdly. Ilang saglit lamang ay nakalapit na siya sa akin nang wala man lamang gasgas sa katawan. Maya-maya lang ay nakabulagta ang 5 lalaki sa simento. Pinanliitan ko siya ng mata. Mabuti na lang magaling makipaglaban ang lalaking ito. Bakit ka ba nandito? Taas kilay kong tanong sa kanya. Ngumiti lang siya sa akin at pinahiran niya ang panyo, ang magkabila kong pisngi. Nabigla ako sa ginawa niya. Nangangailangan kasi ng tagapagtanggol ang isang prinsesa. Ngumiti siya sa akin. Iyong ngiting nasasabi na parati siyang nasa tabi ko kung kailangan ko ng tulong. Salamat, thirdly. Ngumiti ako sa kanya. Habang nakatitig ako sa mga mata niya, hindi na mapigilan ng mga luha kong muling pumatak isa-isa. Ano ba yan? Napuwing pa ata ako. Pilit kong pigilan ang luha at pinilit kong ngumiti. Ayokong kaawaan niya ako. Ayokong makita na naman niya yung ganito. Pinahid na naman niya ang mga luha sa aking mga mata at niyakap ako ng mahigpit. Isa sa mga kailangan ko ngayon. Ayokong makita kitang umiiyak, di ba? Lalayo na sana ako sa kanya, kaya lang hindi ako pinakawalan. Nakatayo lang kami ng ilang sandali habang niyayakap niya ako. Isang yakap na kahit hindi man matatanggal ang sakit na nararamdaman ko, ay umimpis naman ang kaunti. Hindi ko alam kung gaano nakatagal siyang nakayakap sa akin habang nakatago ang mukha ko sa dibdib niya. Mga luhang hindi tumitila sa pagpatak. Ramdam na ramdam ko pa din ang mga matutulis na karayom na tumutusok sa puso ko habang naaalala ko ang lahat ng nakita ko kanina. Ma'am Sanya? Napalingon ako nang marinig ko ang pagtawag sa pangalan ko. Sa oras na ito ay alam na nila na nawawala ako sa party. Ayokong bumalik doon para lang masaktan at masaksihan silang pareho. Ayokong bumalik doon para pilitin na naman ang sarili kong umiti at magmukhang masaya sa totoo. At ang totoo naman ay hindi naman talaga ako masaya. Please, ilayo mo ako dito. Huwag mo kong ibigay sa kanila, thirdly. Ayoko dito. Tumitig ako sa kanyang mga mata at tumango siya sa akin. Sige, halika na. Sumakay na ako sa kotse niya at pinaharurot niya na ang takbo nito para hindi kami mahabol ng security ko na tumatakbo pa rin sa direksyon namin. Napatingin ako sa labas ng bintana. Papatapos na pala ang gabi. Ang gabing akala ko magiging daan para sa amin ni Lawrence. Isang gabing punong-puno ng kasinungalingan. Ngumiti ako ng mapait. Ang totoo, madali ako maloko at madala sa isang kasinungalingan. Sa simula pa lang, nananaginip na ako ng gising. Isang panaginip na kahit anong gawin ko ay hindi magiging realidad. Sumandal ako at pinikit ang aking mga mata. Salamat, thirdly. Matakasan pa nga kayang muli ni Sanya ang katotohanan ng kanyang nasaksihan. Ano nga ba ang totoo sa likod ng pangyayaring ito? Yan ang ating pakaabangan sa mga paparating pang bahagi ng ating kwento. Shout out muli sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.